And si PBBM gustong malimutan po ang mga leksyon ng kasaysayan, which of course is a wrong move. You do not forget the lessons of history, but BBM calls for unity on Ninoy Aquino Day. Unity for what? Unity to forget the errors of the past and then therefore forget the lessons? Mabuti po, ako ay nag-scan kanina ng SMNI at nakita ko po yung mensahe ni Ka Eric. Ang tunay na kasaysayan sa Plaza Miranda bombing noong Agosto 21, 1971. Yan ang tunay na importanteng pag-usapan. Maybe Kaado can dwell on it. Pero tama po, ano ang mga leksyon sa August 21, 1971? Ang sabwatan po na ni Joma Sison at ni Ninoy Aquino. Ano? Ang suporta ng Amerikano kay Joma Sison at kay Ninoy Aquino. Yung kay Joma Sison, all the way back pa nung siya ay aktivista daw doon sa Indonesia na umabot po doon sa coup laban kay Sukarno, the nationalist founder of modern Indonesia, at pinalitan po ni Suharto yung massacre ng 1 million Indonesian Chinese na gusto nilang makita ang mangyari dito sa Pilipinas by raising all these racist issues nila Tariela. No? Yan po, planado po yan. Hindi naman magtatagumpay, hindi tulad ng Indonesia kasi natuto din ng Indonesia. Nung nagsilikas po ang 100,000 mga negosyo ng mga Indonesian Chinese, nagmakaawa ang Indonesia. A few years later, na bumalik na sila. Which Kaado keeps reporting, no? In the industrialization economy it has already developed. But yeah, tama si Ka-Eric, huwag nating kalimutan ang Plaza Miranda. Unfortunately, yung weak president po ay gustong malimutan po lahat ng mga leksyon na yan. So Amerikano po at mga kanilang collaborators na komunista at na mga politiko, ang gumawa po ng Plaza Miranda na ikinamatay ng isang batang nagtitinda ata, vendor, ano, at sugatan ng mga maraming opposition politicians at that time. Sila Eddie Alarde, of course, is the one of the worthy politicians then na hindi corrupt po, pero all the rest, halos lahat corrupt. Maybe Salonga we can also praise because he has taken a brave policy stand on many things including anti-base stand. At siya din ay tumulong sa expose po nitong Plaza Miranda bombing. But of course, I am a testimony, a witness to that discussion of Senator Jerry Rojas at si Senator Salonga sometime in 1981 bago nagka-cancer po si Jerry Rojas. Ako'y assistant po ni Jerry Rojas at pinag-umimitingan po and so on. And well, on the side, nag-usap si Jerry Rojas at si Salonga sa tabi ko. Ano, Brad, sabi ni Salonga kay Jerry Rojas? Brad natin ang gumawa, no, ng Plaza Miranda, sabi ni Jerry Rojas. O nga, Brad, eh. Ano? So, as far back as 1981, they also concluded, ano, am I correct in my years? Because yes, I'm correct. So I was part of that portion of history where people slowly began to accept na hindi si Marcos ang gumawa ng Plaza Miranda bombing, kundi sabwatan ni Ninoy, and of course later on confirmed ni Joma Sison. Bakit ko na I have personal, I don't know if Kaado or Kajoso has personal information, but I was told by sino ba yung nasa Amerika na aktivista, Froilan Ortigas, you know him, di ba? Froilan Ortigas. Froilan Ortigas. Oo, siya mismo, kasi kasama niya sila Danny Cordero at mga narinig nila sa loob ng Partido Komunista na si Joma ang nag-utos noon at si Danny Cordero na pinatay naman ng politburo po ng nila Joma Sison para pagtakpan po yung utos niya. So we know history. We do not forget history. But what the Americans want, which this BBM is following, is for us to forget the lessons of history.